saksak natin. Function para sa ganun po ay diba? Hindi naman agarabyado yung ating pasahero. Hello, good morning. Welcome back again. This is Andy Rabino TV Tech. Once again, saying good morning and hello to each and everyone na nagmo-monitor, nanonood. Yan yung lahat-lahat. Shout out sa aking kaibigan, Frederick Arasa. Shout out sa iyo, amigo. Yan. So, tuloy tayo sa ating video. At siya nga pala, pag hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe, click the notification bell, and hit the all bell para updated ka lagi sa lahat ng aking mga i-upload na mga video. At paki-share na rin kung nagustuhan mo aking video at huwag kalimutang ipindot ang like para ma-recommend tayo ni YouTube sa iba pang mga manunood. Okay, so thank you. Just sit back and relax, enjoy viewing. Sa video natin ngayon ay meron tayong ayusin na CRT TV. Ang problema nito ay basic lang naman para sa mga newbies. Dahil sa mga master natin dyan ay alarms na. So, ang video natin ay isang Panasonic yung brand, pero ito po ay Universal China TV Board na dahil pinalitan na ito ng board na mahigit sa 4 na taon. 4 na taon na pinalitan. So, minsan, depende kasi yung ang tibay ng mga gamit, depende kasi yon sa pag-aalaga at paggamit ng may-ari. Yung problema pala ng TV na ito ay walang sound. So, sinubukan ng may-ari na ipalabas, putulin dito yung speaker terminal, yung speaker wire, at pinalabas dito sa butas at nilagyan ng isang external speaker. Pero wala pa rin sound. Ngayon, nung i-check ko yung kanyang speaker, ito, speaker niya, ay meron namang sound. Buzzer mode tayo. Ayan, meron namang sound. Meron na, okay naman yung speaker kasi nagbabuzzer. Tapos, meron siyang 8 ohms na 8 watts. Tapos, i-check natin, meron siyang talaga na 8 ohms. Ayan o, 8 ohms. Okay. Ayan. So, good naman ito. At walang sound. Ngayon, ang gagawin natin, check natin kung may supply. Okay naman ang picture. Okay naman yung TV. Ang problema lang nito ay walang sound. Ngayon, papakita natin dito sa video na to. Hanapin ko muna yung kanyang terminal, yung ground. Okay. So, ito yung kanyang positive. May reading sa tester natin. Ito yung kanyang negative. Okay, negative terminal. Ito yun. Tandaan lang natin kasi merong maliliit na dot. Tapos ito yung may dot din na malalaki. Ito yung maliliit na dot. Yan yung ating negative. Balatan lang natin para ipantay. Meron tayong gumagamit tayo ng ating wire stripper na may katandaan na rin. Mahigit na din kasama ko yan. Mahigit na din sa 2 dekada. So, kakabit natin muna natin siya dito. Ito yung kanyang negative. Ito yung kanyang positive terminal. Ilagay lang natin sa tamang polarity. Ito yung kanyang negative, yung may maliit na dot. At ito yung kanyang positive sa may malaking dot. Yan. Okay. Yan. So, testing natin. Subukan natin kung merong supply. Wala akong makita dyan yung tester ko kasi palaging hindi makikita yung tester ko sa mga video ko. Okay, check natin yung kanyang bultahe. Saksak natin. Yung kanya palang saksakan ay malayo. So, gagamit tayo ng ating service cord para hindi na tayo magtatanggal ng switch doon kasi converted. Kaya nakadikit lang sa gamit ang stick glue. So, ang gagamitin natin palagi itong ating service cord para hindi na tayo magbunot doon sa kanyang nakadikit. So, dito hanapin lang yung may fuse. Yung may fuse, yan yung easy line in.
Okay. Yan, yung may fuse, tandaan yung may fuse, gandaan sa fuse. Yun yung line 1 at saka line 2 din yung isa. So dito natin ilalagay yung ating service cord. Steady ko lang dyan yung aking camera. Hindi nyo makikita yung aking ginagawa. Pero sasabihin ko po para maintindihan yung aking ginagawa dito. So, ang ginagawa ko ngayon ay kinakabit ko yung aking service line or service cord. Yan, tapos kabit na yung ating speaker. Tingnan natin ngayon, sasabihin ko na lang kasi hindi pala palagi makikita yung aking tester dahil nakatapat ito sa ating bintana kung saan ay nasisinagan siya ng liwanag mula sa labas. So, ang gagawin natin ngayon ay lagay natin sa ground. Yan, ground natin gamit ang ating jumper clip at i-check natin kung connected sa ground itong ating tester. Okay, connected naman siya, 0 ohms. Check natin yung voltahe, naka 50 ohms tayo, naka 50 volts tayo sa range ng ating tester. Saksak natin ngayon, subukan natin dito sa isang pin na mula doon sa power supply. Tingnan natin kung merong supply. Meron naman 12 volts, meron siyang 12 volts. Tapos, subukan natin kabitan ang ating antenna kung meron siyang sound. Okay, kabit ko muna yung antenna. A few moments later. Meron tayong napansin dito sa ating circuit board, merong basa, parang moisture din. So, check natin. Iwan ko lang kung makita sa tester natin, galaw ng tester. Kung hindi, di wala. Kasi mahirap magkuha video na magalaw-galaw. So, sasabihin ko na lang, nag-rinse ako ng extin. Tapos tutusukin ko itong medyo may mabasa. Ayan, meron siyang reading na 1 mig or mas mababa pa. Umabot ng, ayan, grounded to. Kaya siguro itong sumira dahil sa grounded. Nagiging 30 times 10,000. Nagiging 300 ohms, 300 key. So linisin muna natin to, yung kanyang grounded. Isin lang. Tapos sa audio ito, sa audio yung aking nililinis sa audio. Okay. Ayan. Tapos tanggalin natin yung hinang dyan. Ayan. Para malinis natin. Okay. Ayan. Tapos kis-kisin natin sa gitna para maalis yung moisture. Okay. Ayan. Balik natin ng ayos. Yun lang palagi ginagawa natin. Nililinis, tinatanggal yung moisture. Kasi yun yung sanhi ng pagkasira ng unit. Okay. Natin kung shortage yung dalawang pin. Iruduin natin na walang short. Okay. So, lagyan natin ng linisin muna natin uli. Dahil kinisikis natin. Ang ating palaging nadudumihan. So, linisin natin yan. Okay. Malaki na. Kahit bumalik yung moisture na yan, pahamak na yan, ay natatakpan na natin ng super glue. So check natin yung kanyang audio. So tanggal tayo ng input. Hanapin natin yung input kung saan. Ito na sa ground. Ito yung in. Okay. Hanapin natin ng in. Kung hindi alam, sa data na lang maghanap. So, sundutin lang natin ng ating tester yan. Saksak natin. Yan. Tapos sundutin. Okay. Sumasagot yung ating speaker. Oh. Ibig sabihin, okay yung ating amplifier. Ayan. Oh.
tinanggal ko lang yung isang paa, yung input niya mula yan dito, tapos papunta doon. So wala itong sound kahit may channel na, pero ayan ang audio na. Ayan. So okay yung amplifier natin, yung kulang yung signal mula doon sa taas. Plug out natin, tapos balik natin to. Tuwid natin yung ating soldering tip. Bukan natin. Linisin lang yung pinaghinangan, tapos linis, tapos yun ang linis lang. Okay, tapos tingnan natin, punta doon. Okay, tingnan natin kung anong parts meron dito sa ilalim. Meron siya. Ay naku, ito pala oh, parang inihian din yata ng pusa to. So ito yun, ang sira. Kaya wala palang sound. Kasi yan yung minsan nakalimot ako sa sobra kong excited, sa sobra kong pagmamadali na kukuha ng video sa aking gagawin, ay nakalimutan kong mag visual check. So sa ating pagbi-visual check, hindi naman makapag-focus dyan. Ito yung kanyang picturean ko na lang para inyong makita. Okay, so ito siya. Kung makikita dyan, ayan o, kinalawang. Ayan, kung makikita dyan, may kalawang. So yan yung check natin at ayusin, tanggalin yung mga resistor. So kukunan muna natin ng data at ililista natin para hindi tayo makalimot. Kung makikita dito, ayan, may kalawang, kinalawang na. Tapos dito naman sa circuit ay may kalawang din. So palagay ko ay nabasa naman ito or naihian ng pusa din, kasi malakas yung tama nung ano. So linisin ko muna itong circuit na to at tatanggalin yung mga grounded or ang kalawang sa circuit. Dito muna tayo. Audio lang naman ang problema nito, pero yun yung nakita natin na sanhi ng pagkawala siguro ng kanyang audio ay kinalawang siya. Okay, tatanggalin ko muna itong kanyang audio IC. Lilinisin ko dahil lang check ko naman kanina ay may audio ito, pero walang lumalabas sa speaker kasi may problema nga, mga putol na yung paan ng mga kinalawang na resistor. So habang nililinis ko ito ay post ko muna to. Tuloy tayo kasi matagal na hinanap natin yung mga ano, mga pisa, yung sira, yung resistor at yung paglinis natin ng circuit na kalawangin. Pinalitan natin yung mga jumper dyan na kalawang din, na parang mapuputol na rin siya. Dalawang jumper, tatlong resistor at ito yung kanyang number na pinalitan ko, yung sa R620 ay 4.7 ohms, at saka yung sa ating R625 2.2 ohms, at yung ating R626 ay 220 ohms. Yan yung pinalitan natin ng mga resistor na kalawang at nagkaputol na yung ibang isang paa. Yung isa, dalawang paa na yung naputol, pero hindi lang nawala, hindi lang tumalsik kasi dumikit sa circuit, sa PCB top side, yung kalawang na nakapaligid doon sa pisa natin, sa resistor natin. So hindi siya nawala at kumpleto pa rin sila, kaya meron ako pa rin data na nakuha. So ngayon kinabit ko na yung ating speaker, kabit na natin yung ating antenna, at saka plug in na natin. Subukan natin kung makakuha na tayo ngayon ng sound. Saksak natin, tingnan natin.
opsyon para sa ganun po ay hindi naman agarapyado yung ating pasahero, hindi naman agarapyado yung ating mga drivers. Okay. Abangan po natin yung so, meron na tayong sound. Yung walang sound na TV na Universal China TV board, yung kanyang board at saka yung kanyang brand ng TV na sinalpakan ng China TV board ay Panasonic, pero ang nagka-problema dahil kinalawang ni anyata ng pusa or naging grounded siya, so naputol yung mga paa ng tatlong resistor at yung jumper. So dalawang jumper, tatlong resistor yung ating inayos dyan. Dahil kanina, nagsimula tayong mag-check. Okay yung kanyang speaker. Tapos, tinanggal natin yung input pin ng ating IC sa amplifier. Inindikan natin ang ating tester. Test probe natin na nag-response naman yung IC. Ibig sabihin, good yung IC. Kaya, tinignan natin. Tumagal ang konti kasi hindi ko na apply yung tinatawag natin na visual check. So, hindi ko natingnan pala dito sa taas. At nung makita ko na merong grounded sa circuit, ito, ibig sabihin, damay doon sa taas. Kaya, nung tingnan ko pala, ay meron ng kalawang yung mga tatlong resistor at dalawang jumper. So, ang ginawa ko, check ko yung tatlong filter, isang mylar. Okay naman yung kanyang mute IC, mute transistor, okay na rin, walang problema. So, pinalitan ko lang, inayos ko lang yung tatlong resistor at isang jumper. Ayun, nagkaroon na siya ng sound. So, hindi na natin kailangan tingnan pa yung picture kasi good picture ito at sound lang ang problem. So, yung problem na sa sound ay na-solve na natin. Ito, pakinggan nyo uli. Saksak natin. Yan. Okay. Jimmy on demand. Okay. Meron na siyang sound. So, solve na natin. Kaya hanggang dito na lang yung video natin. Sana ay kahit hindi nyo makita yung aking ginagawa, ay makukuha pa rin nung mga gustong matuto sa aking video na kung paano ko ginawa. Ang ginawa ko lang dyan, check ko yung, dahil walang audio lang naman ang supply nito or walang sound, check ko yung kanyang supply na 12 volts sa kanyang VCC pin ng ating IC ay meron siyang supply. Tapos tinanggal ko yung input pin ng ating IC amplifier. Tapos in-scratch ko nung ating test probe. Nag-response naman yung speaker. Ibig sabihin, okay yung IC. Kaya, nung makita ko pala, nung suriin ko, merong mga kinalawang na tatlong resistor at dalawang jumper. So, inayos ko yon, clear up ko, at kinabit natin yung speaker. Ayun, may sound na. So, thank you so much for supporting always, for following, for always watching my video. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell. Share and like my video to your friends at sa iba pang mga group dyan para makita yung ating ginagawa. Ito po muli si Andy Rabino TV Tech nagsasabing, God bless and more power. Mabuhay. Bye-bye.